Okay. Ito yun. Kaso, sarado. Okay, yun mga kasiyasat, dito nga. Sa kaharap lamang ng Edrico Restaurant, makikita natin tong Soc Rodrigo or Francisco Soc Rodrigo House. Lumilipas ang panahon, kaliyak ng ating gunita, ang mga puno halaman. Bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? So, ito yung kanyang marker. Guro, mamamahayag, manunulat at senador na isinilang sa Bulacan noong Enero 29, 1914. Nag-aral sa Ateneo de Manila noong 1930 to 1934 at Universidad ng Santo Tomas noong 1934 to 1935. Nagtapos din siya ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas noong 1938 at naging senador noong 1955 to 1967. Alright, magandang araw mga kasiyasat. Ayan, pagbigyan tayong mapasok to Francisco Soc Rodrigo House. Si Sir Ian at si Tatay Marcy yung nag-allowed sa atin. Sir, ikot-ikot lang ho ako. So ito nagawa noong 1929, itinayo to noong 1929. Pag yung mapanatili mo yung ganda ng bahay dahil inaalagaan ng mga caretaker dito. Yung mga bintana, no, mayroon pang mga nakalagay na pangalan, tapos yung year kung kailan itinayo, no. Hindi lang natin masum, pero 1929 yan. Patas na kayo sa taas. Ang talagang may-ari nito, si Miles Rodrigo. Oo. Siya talagang owner na itong bahay na to. Mm-hmm. Tapos, binenta na. Napunta sa mga, bali pinamahal na itong bahay na to sa isang anak niya kay Dr. Josefina Rodrigo Ayuyaw. Mm. Yung doktora. Mm. Yung kabinlote kay Soc Rodrigo yung dati. Mm-hmm. Binenta na rin. Binenta na rin. Tapos sa napaganda nung pamangkin niya na sa una si Atorna Iyuyaw. Mm-hmm. Tapos naibenta ulit. Mm-hmm. Tapos yung naibenta ulit, binenta ulit. Mm-hmm. So marami ng palang napag-salin na. Salin na, no? So pinaka-last, sino na ho? Ito, incheck. Incheck na ho ang nagmamay-ari. Pero hindi ko pwede sabihin na. Oo, okay lang ho. Nagaling ko na lang ho yung sapatos. Hindi, okay na po. Ayan. So, silip lang tayo. Yung dulo ng kwarto na yun, dating clinic yan. Ah, so yung dulo na yon na may upuan, clinic dati nung doktor. Doktora. Oo, doktora. Naging director ng UP Infirmary yun eh. Oh. Sa Diliman. Oo. Alam na alam niyo ho yung kwento, no? Malita pala talaga kayo, nandito na ho kayo. Kaya nga sabi ng mga sagandig, magawang tisip. Oo. So, tatay, alam mo ang kwento nito? Oo. Eh, gusto mo, sino gumawa nito, sasabihin ko sa'yo. Hindi. Sino ho, arkitekto ang nag-design nito? Hindi, bali, parang nung araw eh, yung mga ordinaryong parang mason-mason ho, ganyan.
Sir, sisilip lang ako ah. Ito kasi, dati, punong-puno ito ng bigas dati. Ah, so may ano, negosyo nila is bigasan hindi, or talaga, may palay? Bigas na mayaman talaga. Oh, kasama yung kamalig, no? Yeah, isa ka ng palay. Palay, o. Oh. Na-curious lang ho ako, binabahaw ba dito? Ang bumapasok, masak ng tubig yung hanggang dito, undoy. Anong undoy na? Pero itong nakaraang karina, sa may labas lang. So at least hindi siya na ano, nasisira ng tubig, no? Oo. Saka halata mo lang, parang binubunot nyo pa to, sir. Oo, oh, talaga. Kaya si sir, malakas na lakas pa, eh. Siya yung nag-aalaga talaga ng bahay. So ilang palapag to? Dalawa? Itong kwarto. Ito, dalawang kwarto. Ay, ito, nasa taas natin, dalawang kwarto. Eh, yung nasa ilalim na hagdan, ano ho iyon? Kitchen. Ah, kitchen. 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 So, yan yung pinakakusina niya. Dalawang kusina. Ah, yung kaninang inakyat kong hagdan, ito. Oo. Wala na ho mga gamit, no? Mga furnitures nila dati. Kasi di ba nausin sa mga mayaman ni mga auntie? Oo, marami. Kinuha na. Nilagay na nila sa bahay nila. Lalo yung mga chandelier ng araw. Oo, yung pagpasok mo ba lang, yung grande na yung bahay na makikita mo. So uli, sir, ano yung MAC? Melencia Aldana Concepcion. Oo. Tapos yung MRC? Melencia Rodrigo Macapugay. Yun. So kinasal nga sila noong December 4, 1921. Ayan. Ito yung pinaka-kusina niya. Kusina at banyo. Okay. Balik tayo. So ito yung dating clinic ng doktor. Doktora, I mean. So sabi ni Tatay Marcy, lahat ng mga kahoy dito is original pa. So kaya iniingatan lang nila sa anay. So kaya tayo dito. Ang linis, no? Kintab. So yan. Maganda. Maganda. Napakaluwag ng bahay, no? Ng kwarto. Laki pala, sir, no? Sa bataan? Yung mga lumang bahay doon. Ah, pero hindi ito talaga. Bale, kinunan nila ito. Kinunan lang, pero yung original parts, ito pa rin. Ito pa rin. Oo. Kasi yung iba, di ba, kinukunan nila, tapos yung original parts, dinidismantle nila, dinadala nila roon. Ito hindi. Kinunan lang nila. So makikita rin pala to sa Las Casas. Pero ano lang yun, replica. Ito master's bedroom. Ito sa panganay na anak. Yung blue room, isa ko. Ah, kay Senator yun. Yung mga picture na yan, sino ho yung mga? Ito yung lola nila. Yung dalawang, ano eh, yun ang pad ni Sok.
kapatid niya. Yung doktora. Oo, si doktora yon. Tapos ito yung lola. Sir, okay, titignan ko lang. Sumilip na ako, sir. May nakilius na ako. Ito yung lola. Tapos to, sir, yung blue. Kay Sok to yung blue. Ito yung... Si doktora, ano to, sir? Anong dalaga siya? So, ito yung kwarto ni Senator. Linis, no? Talagang wala. Sabihin mo, walang gamit eh. Talaga kung dapat mag-uubad ng sapatos. Every 2 days, nilinis ko ng tatatap. Silipin natin yung sa may labas. Kung gaano kaganda. Ganda. nung araw, naunang itinayo itong bahay, tapos yung simbahan. Oh, simbahan na. Kaya tanong na tanong mo simbahan dito eh. So kapag may piyesta, kitang-kita, no? Oo. Oh, may lahat ng prosesyon nandito. Oo. Malaraw, piyesta. Yeah, dadaan sila dyan. No? Kaya ito bahay na ito, blessed na blessed ito eh. Oo. Sobrang ganda kasi ito. Sa baba ito. Doon sa baba, nilagay dito. Pinakit na may kasi... tunnel. Opo. Doon po sa baba. Original na kay ganyan. Yan maroon tsaka yellow na. Ayan, yung ganun doon. Yun ang original talaga. Eh, syempre, na, sobrang tagal. 95 years old na to. So, itong, opo, itong bahay na to gawa sa Nara, Yakal? Mulawin. Mulabe? Mulawin. Ah, Mulawin. Kapatid ng Nara. Nara, oo. Wala na ngayon yata ang ganun. Wala na. Wala na. Yun na, Nara nga eh. Bumili ka na isang dito eh. Ah, napakamahal. Makukosa ko. Tapos isasahig mo lang ho. Eh, naku, wala ko. Ah, sa taas ang kusina, hindi sa baba? Baba, si... taas, meron. Baba, taas. So parang ano, no? May CR din sa baba, may CR din sa taas. Kompleto yan. Okay, eh. So ito pa yung original na itsura niya noon. Ah, ganyan pa rin. Pati baldosa. Pati baldosa. Ah, binuksan niyo na yung kanina, nakita ko. So ito pala yun. So napalitan lang ho siguro ng mga lababo, no? Oo. So imagine, no? Kung hindi nalagaan to nila Tatay Marcy, wala na to, bagsak na to. Baka inanay na ng inanay to. Totally talagang masisira na siya. Kaya talaga ang inalagaan. Yan, siya na. Shower room. Shower room. Yung original pa rin itsura niya yan dati. Pwede yung makita. Hindi. Bali, tiles na rin. Ah, tiles na. So, parang yung normal na lang na banyo ngayon. Ah, okay. Malinis ah. Shower room. Oo. Malinis siya. Kasi ibang nag-shoot nito, nag-shower ng mga artista. Sino ho last nag-shooting dito? Si Aramina. Aramina? Wow. Ang dami nyo na hong mga artistang kilala ngayon, sir. Ganda nung hagdan, no? So, ito yung pinakakamalig ng bahay. Milencio. Ano, sir? MRF. Ah, siya kami kabisado. Tama yung nalang kumami. Oo, oo. Ganun din tinanong sa akin kasi hindi ganun kumabisado. Ito, ang laki ng saranggola. No? Kamalig to dati. Ang daing paniki. Ang daing paniki. Yung darabing yaman din talaga dati, no? Mga bahay na ganito. So, yung dating balon. Natabunan na lang.
inaalagaan. Kayo talaga nag-alaga, no? Hindi na napabayaan kasi sa kila Sir Ian tsaka kay Sir Marcy. Talagang alaga-alaga yung bahay. Malilis siya, no? Lumilipas ang panahon, kaliyak ng ating gunutan, ang mga punot halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahal?